Yo, what is up guys? This is Makasora once again for another video. And for today's video ay may gagawin tayong DIY again kay Yoshimitsu. So for today's video, magpapalit tayo na walang yang mga bicycle yun! So yun nga no, nakakainis talaga pag nag-vlog ako eh, laging may dumadaan na mga tricycle. Waste it! So for today's video, magpapalit tayo ng LED light sa dashboard ni Yoshimitsu. So yung mga dating LED light ko is color white, pero ngayon papalitan ko naman sila ng red para maiba naman. And papakita ko sa inyo paano palitan yung mga LED light ng dashboard, nung hazard and nung clock. So eto, papakita ko lang. So yun guys, so for today's video, ang gagawin natin is papalitan natin yung mga LED lights ng dashboard na to. So for this aircon controller or AC controller, ang ilaw nito is, ang original color ng ilaw nito is dun sa stock bulb na medyo yellowish. But pinalitan ko na ito ng bright white LED. So papalitan ko din siya, papalitan ko ngayon ng color red. Tapos itong sa aircon switch, pundido na yung ano na to, ilaw na to. So papalitan din natin siya. Tapos yung sa hazard, tapos yung sa clock. So but before natin gawin yan is mag-intro muna tayo. So intro, ipasok muna yan. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. So yun guys no, mabalik tayo. So yan, bago natin ma-access itong lahat ng to, lahat ng ilaw nito, is kailangan muna natin tanggalin itong cover na to. To do this one, so kailangan mo lang siyang bunutin dito. Ayan. So dahan-dahan mo lang siyang bunutin. Ayan. Dahan-dahan lang, baka mabalian ka ng clip. So yan, pag nabunot mo na siya, nakakonect kasi itong si hazard and clock. Ayan. So i-unclip mo lang sila. Press mo lang yung clip niya. Hirap talaga mag-vlog and DIY at the same time. So ayan, natanggal. Tapos itong sa hazard. Pag dalawang kamay, mabilis lang ito. Pero syempre dahil hawak ko yung camera. Ayun. So ayan guys, ayan yung panel natin. Ito yung sa clock. And ito yung sa hazard. Tapos yung ilaw ng dashboard na to is dalawa. Ito yung isa. Then dito yung isa. So for this one, naka LED lights na to. Ayan. So white bright LED lights. Ayan sila. Ayan sila guys. Tapos itong sa pagtatanggalin mo itong sa aircon switch is tanggalin mo muna itong sa ano, pinch out mo lang siya. Dito sa place na to, usually heater switch to, kaso nga lang dahil sa Pilipinas di naman natin kailangan ng heater, so mga local manufacturer hindi na sila naglagay. Then for the aircon switch is pipinch mo lang din siya para lumabas. Tapos i-press down mo lang itong clip na to, yung clip ng socket na to, para ma-release mo to. So papalitan din natin itong bulb na to. May bulb din to. So focus lang yan. So yun yung bulb na yun. So papalitan din natin siya. So natanggal na natin yung dash cover with the hazard and the clock. Tapos itong aircon switch. Tapos yun dito, papalitan na natin siya. Ayan. So ito yung ito yung current na nakasalpak dun sa bulb socket. So ayan, bright white siya.
papalitan ko sila ng yan, ng red. So, papalitan ko yung bot LED light ng red. Tapos, para mag-illuminate yung red dito. Tapos, dun sa hazard and the clock, red din. Para maiba lang. Para mapakita ko lang sa inyo paano yung pagpalit. So, wala naman ng madaming satsat. Let's do this. So, yun guys, no? Tinanggal ko na yung LED bulb nitong dalawang socket na to. So, i-insert na natin itong LED lights, red LED lights. And, bear in mind guys na meron siyang polarity. So, kung isinaksak mo siya, then itinesting mo, hindi siya umiilaw. It means reverse polarity siya, baliktad yung polarity. So, gagawin mo lang is babaliktarin mo lang siya. So, saksak natin. Yung sa una, tapos yung sa pangalawa, then itetest natin siya kung tama yung polarity niya. Ayan. So, testingin natin siya. So, yung isa nakita nyo, tama na yung polarity niya, yung isa, baliktad. So, babaliktarin lang natin siya para umilaw. So, i-reverse mo lang siya. Kasi LED is light emitting diode, meron siyang positive negative. So, dapat, yan, binaliktad ko na to, so dapat iilaw na yan to. So, yan guys. Pareho na silang may ilaw. Okay, so ibabalik na natin sila. So, ang pagbalik is kakapain mo lang yung butas niya dito sa likod. And then, i-shoot mo lang. Para nag-shoot ka lang ng ball. Yan. So, yung isa. Okay, so yun. So, mamaya ako napapakita sa inyo yung outcome niya guys pag nabuo ko na siya. So, magpo-proceed muna tayo doon sa pagpapalit ng ilaw doon sa clock, hazard, and doon sa aircon switch. Kasi may modification tayong gagawin doon eh. So, lipat lang tayo ng pwesto. Punta lang tayo doon sa mahiwagang DIY table ko. Okay. So, yun guys, no, ito na yung back portion ng ating central console dashboard. And as you can see in this part, merong nandito yung bulb nung clock. So, ito yung clock. So, ito yung bulb niya. And it's a peanut bulb. Ayan. So, focus on that. Ayan. So, ito yung peanut bulb nung clock. Ito yung papalitan natin ng... I forgot to mention, ang sukat pala ng bulb na to is T5. So, kung maghahanap kayo ng replacement bulb, ang sukat niya is T5. Ayan. So, meron silang different colors. So, yan. So, ako, kumuha ko ng red. Ang kulay nito is yung ordinary color ng mga peanut bulb natin. So, gusto ko siyang palitan ng red. And, for this hazard. So, ito yung hazard. Hazard and this aircon switch. Ang gagamitin natin bulb dyan is ito. T3 naman. T3 naman yung ano niya. Yung size niya. So, kailangan natin disassemble itong aircon switch na to and this tawag dito, hazard switch para mailagay natin ito. Kasi itong ano na to, itong base na to is hindi naman sila match dito sa mga base na to. So, magmo-modify tayo. So, unahin muna natin itong sa tawag dito. Ayan. Unahin muna natin ito, guys. So, tanggalin lang natin yung peanut bulb. Medyo mahirap siya. So, kailangan mong gumamit ng tweezer. Medyo mahigpit kasi yung pagkakaano niya. So, pag na-fry mo na siya. So, yan. May polarity din to, guys. So, kung pagsalpak ko dito, hindi ko kagad siya matitest. Later ko pa lang siya matitest. So, babalik na rin ko na lang. Ganun lang siya. So, ito yung socket niya. Tapos, kuha lang tayo ng... isang T5 LED. So, i-insert mo lang siya. Ayan. So, ayan guys. So, ayan siya. Modify mo na siya. Then, pwede mo na siyang ibalik sa... ayan. So, ayan. Ganun lang siya kadali. And later,
Kung hindi man siya umilaw, babalik na rin lang natin yung polarity niya. So magpo-proceed na tayo dito sa aircon switch. So itabi muna natin yon. Later natin gagawin yun sa hazard switch. Kasi itong aircon switch na to, nakapagbukas na ako ng ganito. So alam ko na actually yung laman niya. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang lock dito, both side. Yun yung ipipinch mo para mabuksan mo siya. So ayan guys, as you can see, ayan, kumalas na siya. And ayan yung itsura ng loob ng aircon switch ng Lancer Pizza 2-door, Lancer 4-door, Evo 4-6. Ayan sila. Tapos ito yung sa may bulb niya. Ayan. So itong dalawang bulb na to, yun yung papalitan natin kasi pundido na. And as you can see, kung makikita nyo naman, hindi pareho yung base nila. So this one is call this square type. Ayan. And ito is bilog. So ang gagawin natin is tatanggalin natin itong LED light na to sa base niya and ililipat natin dito. Yan, so dito, i-try natin kung ito bang sa hazard switch, ganun din ba siya. Yan, so natanggalan natin siya. Ito yung mismong switch assembly. And ito hindi ko pa alam paano yun eh. Buksan. So, ayun. So, ayun. Hindi mo na pala kailangan. Ah, hindi. Oh. So, doon siya. And ito yung switch assembly. Kita nyo ba? And meron din siyang dalawang lock dito para mabuksan mo siya. So, buksan natin siya. Ayun. So yun guys, nabuksan na siya. And ayun. As you can see, same din ng ilaw, T3 din siya. So yun siya guys, as you can see, color red na yung sa clock ko. And yun, napalitan ko na siya using T5 LED. And eto na guys yung finished product na papalit natin ng LED sa center console dash. Ayan. So as you can see, all red na siya. And yun nga, yung sa clock, napalitan ko yung color ng LED niya, which is red. Tapos napailaw ko na itong sa hazard ko, which is dati nga hindi umiilaw to, pundido siya. And yun, yung sa aircon control and aircon switch, ayan, umilaw na rin siya. So yan lang siya guys. So yun, that is it for this video. At sana may natutunan kayo at nagustuhan nyo tong video na to. Napaka-easing video lang na ginawa ko for today. It's Sunday. So DIY lang for today. Thank you for watching. Please like, comment down below, and if you're new into this channel, please consider subscribing and i-ring mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ilalabas ko. Hanggang sa muli, eto si Makasora na nagsasabing, kung kaya ng iba, edi pagawa mo sa kanila. Peace!